Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay may reaction tungkol doon sa sinabi ni Senator Franklin Grillon na kanya pong paimbestigahan si labor attache in Taiwan, Fidel Macauyag. Nang dahil lang po ito doon sa isang OFW na nag-post po ng kanyang reaction, opposition, or opinion laban po dito sa ginawa ng ating mahal na Pangulo Rodrigo Duterte sa community quarantine. Hindi po maganda ang kanyang ginawa at sa tingin ko ito ay naging violation po. Ako po naniwala na violation po ito ng Republic Act number 10175. O ang tinatawag nating cyber libel law. Yung Article 3, Section 4 ng Bill of Rights, Freedom of Speech and Expression, hindi po yan absolute. Hindi po dapat yan gamitin natin para kahit sino na lang lapastangan natin, ipahiya natin, then magtago tayo sa mantle nitong Bill of Rights na ito. Ang Bill of Rights po ay sinabi pong hindi absolute. Mayroon din pong limitations. Sa sinabi po ni Lynn Silawan na kanyang sasampalin ang presidente, ito po ay lumabag na po sa kanyang karapatan na tinatawag nating freedom of speech and expression. Hindi na po ito protektado ng batas. At ang ating Senador Franklin Grillon po ay abogado po. Alam niya na po ito, na ito po ay hindi dapat pinoproteksyonan na ng batas. Dahil hindi lumabag o sumubra na po ito sa Bill of Rights. Ngayon, kung paimbestigahan niya po ang ating labor attache sa Taiwan, ang nasa isip ko po ay tuwing may Senate hearing or investigation, milyones po ang ginagastos sa taxpayer dahil para lang po mag-imbestiga ang Senado. Pero kailan ba natin gumastos ng milyones, Mr. Senator Franklin Grillon, para lang dito sa issue na ito? Wala ko ibang nakikita kundi ang ginagawa mo is a fishing expedition. Ano po ba ang fishing expedition? Ito po yung mga taong nag-aabang ng maging pabor sa kanila. Iipunin nila at paglaanan nila ng oras gamit ang gaya ni Senador Franklin Grillon, gamit niya ang Senado, gamit niya ang pera ng taxpayer. Nag-iipon siya ng gusto niya yung pabor sa kanya at kahit pa iyan ay labag sa batas. So, ito po, naghanap lang po sila ng against kay President Duterte. Sinusuportaan po nila yan. Tuwang-tuwa na po sila dyan. Sa panahon ngayon, hindi po tayo dapat mag-imbestiga ng tungkol lang doon sa kay Ilyanil Ordidor na iyan. Pandemic po ngayon, Mr. Senator Grillon. Baka pwede naman gumawa ka ng batas na mas makakatulong sa bansa natin sa ngayon. Hindi man pabor sa iyo yung gagawin mong batas kung sakali, pero pabor naman sa Pilipinas. Mukhang hindi ata kayo masaya tuwing nakakagawa ng mabuti ang ating presidente. Dahil po iyan sa inyong kagustuhan na siguro ang susunod na maging presidente ay manggagaling sa hanay ninyo. Anyway, mayroon pong limitation din ang Senate investigation. At alam ko, alam mo po yan dahil senador po kayo, na kapag magpa-imbestiga po kayo, dapat ang purpose is in aid of legislation. Kung ano man ang i-legislate mo, dahil pa-imbestigahan yung isang labor attache na gumawa lang ng kanyang tungkulin. Kasi parehas kami ng pananaw, may nalabag po na batas itong si Ilyanil Ordidor.
At ang protection po ng ating labor attache sa ating mga OFW ay kapag sila po inapi sa ibang bansa. Kapag sila po ay naging kawawa bilang Pilipino na hindi lang po sila pinapahiya kundi pati ang bansa natin. Pero sa punto po na ang OFW ay may nilabag na batas sa Pilipinas natin, Mr. Senate President, hindi po trabaho ng labor attache na proteksyonan ang kahit sinong OFW Pilipino na iyan. So, paimbestigahan gastos ng taxpayer, milyones para sa investigation, mababaw na isyo, imbis na kung mayroon manilabag si Fidel Makauyag, ay pwede yan sa level lang ng Department of Foreign Affairs. Meron pa tayong departamento dyan na tutugon at hindi na po kailangan gumastos ng milyones. Pero kung gusto mo po imbestigahan, i-challenge po kita, Mr. Senate, former Senate President Franklin Drilon, na dahil para sa akin mababaw yan, imbestigahan mo rin po yung pagtulog-tulog mo sa Senate ng maraming beses kahit pa during session at nakabuka po ang iyong bibig. Kitang-kita po, nakakahiya po kayo. Ano po ang NAW legislation ito? Para po gumawa tayo ng batas na bawal po sa senador ang matulog tuwing may Senate hearing or investigation dahil sila po ay pinapasahod ng taong bayan. Ang lahat ng ginagastos nila po ay galing po sa taong bayan. So kung tulog-tulogan mo lang kami sa Senate hearing na nanonood sa iyo, ay parang magsisi po kami na dapat wala ka na dyan sa Senate. Dapat magpahinga ka na. So, sige, challenge po kita na paimbestigahan mo rin po. Tapos gumawa ka ng batas na walang senador ang matutulog kapag or during Senate hearing and investigation. Napakababaw po kasi sa akin eh. Hindi ko nga alam kung bakit masyado kayong aktibo Senate investigation kaagad. Kasi sa tingin ninyo, nagpapabor ito sa pamunuan sa Pilipinas. Ang mga susunod na presidente ng Pilipinas ay hindi na po basta-basta sabihan na sampalin kita. Kapag ito po ay binigyan natin ng aral ngayon, yung OFW na masyadong nagpo-politika dahil po siguro naniwala sa mga oposisyon, ay umuwi na lang kayo ng Pilipinas. Huwag na po kayo mag-OFW. Dito na po kayo. Takbo po kayo ng politika rito. Kasi total, parang mas inclined yung inyong mentality para sa politics kaysa sa mag-OFW. At ang stand ko po dito sa ang ating labor attache, ang ating buong imbahada ng Pilipinas sa labas ng bansa, ay hindi po ito para maging kasangkapan. Para po proteksyonan ang Pilipino na lumabag sa batas, lalo na dito sa bansa natin. Ganon din, batas sa labas ng bansa. Ang maging stand lang po natin ay maging protector po sa ng lahi natin at ng bansa natin kapag yung ating mga OFW ay inapi ng ibang lahi o ng kapwa Pilipino doon sa labas ng bansa. Yun po ang trabaho ng ating labor attache. So, mali po, kontra po ako doon sa sinabi ni Senator Franklin Drilon na hindi alam ni labor attache Fidel Makauyag yung kanyang trabaho. Para sa akin, alam na alam po niya eh. Abogado din po kasi siya eh. Ikaw, abogado ka na may kinakampihang politik partido. Yeah, mas para sa akin, tama ang ginawa ni labor attache Fidel Makauyag na sa tingin niya, lumabag ito sa Republic Act number 10175, Cyber Law of the Philippines. Kaya dapat harapin niya ito sa Pilipinas. Para maging aral po ito na presidente ng Pilipinas, sabihan mo ba namang sampalin kita? Kung gusto po ninyo magpahayag ng inyong oposisyon, ang stand ko po lagi ay pwede po ninyong gawin yan. Kumontra kay Pangulong Duterte, pero gawin niyo po ninyo na may paggalang. Dahil hinalal po ng taong bayan yan. Igalang po natin siya. Kung hindi man ninyo siya masunod, igalang lang po natin siya.
Yan lang po ang hiling ko sa inyo. Kasi deserve po siya. Karapat dapat po siya ang galang. At ayaw ko po na maging president ito na ang mga susunod na presidente or kahit mga senador o kahit mga mayor o gobernur, pagsabihan na lang na sampalin kita, palibasa na sa labas ka ng bansa. Hindi po ito maganda. No? Magpapakita po ito ng kawalanghiyaan nating mga Pilipino kapag hindi po natin itinuwid ito. At kung papayagan natin si Senador Franklin Derlon na mag-imbestiga, sir, please, nakikusap ako. Challenge ko sa inyo. Imbestigahan nyo rin po yung sarili nyo. Tutulog kayo during Senate hearing, nakabuka pa bibig nyo. Di ba, sir? Ano ang in aid of legislation ito? Sir, para po walang senador na matutulog during Senate hearing, gumawa pa kayong batas. Yun po ang in aid of legislation yan. Pero yung imbestigahan po ninyo si Fidel Makaulag, hindi ko po alam yung inyong in aid of legislation. No? Panghuli na lang po. Mr. sa former Senate President Franklin D. Rolon, sir. Ang ating bansa po ay naharap po sa malaking problema ngayon. May pandemic po tayo. Marami na po ang nahihirapan. No? Ang tinutulungan ng gobyerno, yung poorest of the poor. Kami po, hindi po kami mayaman. Nasa gitna lang po kami. Wala po kaming trabaho, wala kaming income during this pandemic. Pero tuloy-tuloy ang aming binabayaran. Magpanukala ka kayo, sir, na kami, na apektado din ng pandemic, matulungan man lang kahit hindi cash, kahit mga discount man lang sa taxes sa gobyerno, kahit man lang sa bayarin sa buwis, ay mabigyan man lang kami ng ayuda. Dahil po, may pandemic. Apektado din po kami. Wala din po kami income. Pero tuloy-tuloy po yung aming mga binabayaran sa aming mga obligasyon bilang mamamayan. So, ito po, nawa ay magawa mong batas. Napakaganda ito. Hanga ako sa iyo. Kaysa sa maglaan ka ng oras para paimbestigahan sa Senado yung ating labor attache sa Taiwan. Napakawalang kwintang gawa, kapag ginawa po ninyo yan, napakawalang kwintang investigasyon po para sa akin yan. Ang tingin ko dyan, may kulay politika. Yan na po, maraming salamat. Nawa, makarating ito kay Senator Franklin Grillon para naman manilay-nilayan niya ang aking punto at ang aking oposisyon sa kanya. Ganun pa din, ganun pa man. Magandang umaga ulit sa lahat ng kababayan kong Pilipino, saan mang sulok ng mundo, OFW man o hindi. Mahalin po natin ang ating lahi, mga OFW lalo na. Papasok lamang dapat ang gobyerno para proteksyonan kayo kung kayo inapi sa ibang bansa. Tandaan nyo yun. Pero hindi para kung kayo ay lumabag sa batas. Maraming salamat and good morning.